Nagtungo na sa mga mall ang mga nais magparehistro para makaboto sa darating na halalan. Yun nga lang, mayroong ilan na hindi alam na may cut-off pala. Ano nga ba ang proseso kapag sa mall magpaparehistro? Alamin sa report ni Rex Remitio. Kung namamasyal ka lang din naman sa mall at gusto mong bumoto sa darating na eleksyon, bakit hindi mo pa isabay ang pagpaparehistro rito? Una, ihanda ang requirements gaya ng ID at ballpen sa bahay pa lang. Para sa kompletong listahan ng mga ID, bisitahin ang website na ito ng COMELEC. Ikalawa, i-accomplish ang voter registration form. Maaari rin itong i-download o i-fill out online sa mga website ng COMELEC. Bago pumunta ng mall, siguraduhin dala ang face mask at face shield. Pagdating sa mall, step 3, ipakita ang requirements. Titingnan muna kung kumpleto ang iyong application form at iba pang mga dokumento. Kapag kumpleto naman, pumunta sa step 4 para malaman kung saang presinto ka ia-assign. Sa step 5 naman, kukunan ka na ng fingerprint at signature para sa biometrics. At ang huling step, kunin ang acknowledgement receipt mula sa officer in charge. Ang ilang magpaparehistro rito, ilang oras ding pumila. May ibang nagrereklamong hindi sila umabot dahil hindi nila alam na may cut-off pala. Hindi rin daw kasi malinaw sa social media sites ng COMELEC. Parang disappointed kasi pagkadating ko, kala ko mare-register na ako eh. Paliwanag ng COMELEC, limitado lang ang kaya at dami ng mga makina nila. 5 minuto rin daw kasi ang itinatagal ng bawat nagpaparehistro. The solution is to come again kung hindi ka inabot, no? Para naman sa iba, mahalaga pa rin na makapagparehistro at makaboto anuman ang mangyari. Gaya na lamang ng may kapansana na si John na sinamahan ng inang si Mary Ann. Nais pa rin daw niyang makatulong upang magkaroon ng pagbabago sa bayan. Boboto siya dahil as a Pilipino, karapatan niya. Hanggang September 30 lang pwede magparehistro at hanggang sa ngayon, wala pa rin itong extension. Rex Remitio, CNN Philippines.